Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. So sa muli, ako po yung inyong lingkod para tutorial video. So ngayong araw, pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa tinatawag na checkpoint. Ano ba yung value or importance ng checkpoint? Bakit po nagkakandak ng checkpoint ang ating mga law enforcement agency? Particularly yung PNP, yung Philippine National Police. Ano po yung guidelines and protocol ng checkpoint? So kung gusto nyong malaman at magkaroon ng kaunting kaalaman tungkol sa tinatawag na checkpoint, please watch this. Pag-usapan natin ngayon ang tinatawag na authority. Sino ba ang may authority to establish checkpoint? So depende po yan sa lugar. Depende po yan sa tinatawag na territorial units. Let's say for example, if yung nagkakandak ng checkpoint is a city, yung may authority to conduct checkpoint is ang chief police ng city police station. No? So if yung authority na nagkakandak ng checkpoint is sa municipality, yung may authority is municipal chief of police. May mga pagkakataon rin na yung other units like highway patrol group ay nag-conduct ng checkpoint sa isang municipality. So ano pong gagawin nila? They will coordinate sa head of office ng municipality. Yun po ang tinatawag na authority to establish checkpoint. Now punta tayo sa position of checkpoint. The PNP checkpoint team is composed of 8 personnel. Sino po sila? Una, team leader. So yung team leader, siya yung magli-lead and take charge the responsibility in the conduct of checkpoint. So preferably, isa po siyang PCO or Police Commission Officer with the rank of at least Police Lieutenant. So kadalasan, yung mga deputies and COPs, sila yung nagli-lead as team leader in the conduct of checkpoint. So, paano kung walang presence ng deputy and COP? So, yung pinaka-senior police non-commissioned officer, siya yung mag-serve as team leader of checkpoint. Next is yung spotter or profiler. So, anong trabaho nito sa checkpoint? So, sila yung may decision-making. If yung mga approaching na mga motorist is may initial violation based po sa kanilang nakikita. Kasi yung doctrine ng checkpoint is more on plain view doctrine. So yung trabaho ng spotter, sila yung mag-analyze based sa kanilang personal knowledge of facts na nakikita. If yung approaching na motorist is pagiwang-giwang yung takbo, then on board of 2 passenger, and based sa kanyang perceptions, is parang lasing yung nagmamaniho at yung passenger. So, pwede yung ipara and then subject for checkpoint. Let's say, for example, yung approaching na motorist is walang helmet yung nagmamaniho or sira yung kanyang headlights ng motor or may nakaangkas na minor sa bandang unahan ng motor. So, yan po ay mga indication na pwedeng ipara subject for checkpoint. Another one is yung verifier. So at least 2 personnel yung composed ng verifier sa checkpoint. Anong trabaho ng verifier? Sila yung mag-verify ng mga documents subject for checkpoint. So sila din ang may responsibility to search and to seize or to arrest if situation warrant. At sila din ang may responsibility to take charge initial custody of these items. Also, may tinatawag din tayong arresting officers. So, ang trabaho ng arresting officers is only to arrest offenders. Pero, may mga pagkakataon rin na yung trabaho ng verifiers will also serve as arresting officers, no? Dahil sa kakulangan ng numbers of personnel in the conduct of checkpoint. Now, lastly, mayroon tayong tinatawag na front and rear security. Ang trabaho ng front and rear security, sila ang mag-provide ng security sa mga personnel including sa mga civilian volunteers in the conduct of checkpoint. At sila din ang may responsibility
in blocking and pursuing suspects or fleeing vehicles na subject po ng checkpoint. Now, may mga motorist na nagtatanong bakit tayo nagkakandak ng checkpoint. So, ginagawa natin yung checkpoint to enforce traffic laws, rules, and regulation. At tandaan natin, during the conduct ng checkpoint, dapat mayroon tayong immediate contact sa mga counterparts natin, sa mga elected officials, media, and member po ng representative ng prosecution office. Just in case that there is a intervention of seized or recovered illegal drug items during the conduct ng checkpoint. Dapat, encourage din natin yung ating mga counterpart in the conduct of checkpoint. Yung ating mga LGUs, yung PNP Accredited Civic Society Groups, yung mga force multiplier, yung mga media, business organization, and other stakeholders. Dapat pwede din natin silang i-join in the conduct of checkpoint. However, yung kanilang participation is only observers. Except po sa mga LGU personnel which also mandated to enforce traffic laws, rules, and regulation, and also traffic ordinances. So, sino po sila? Sila yung mga traffic enforcers, meat inspectors, and barangay public safety officers. Dapat, yung mga personnel natin manning checkpoint, dapat presentable in appearance. Ang tawag namin dyan, tamang bihis. Wearing a prescribed uniform. At ang mga civilian na volunteers natin in the conduct of checkpoint, dapat presentable din sila. Nakasuot sila ng kanilang organization uniforms and then wearing their displayed identification cards. At ito po yung tandaan natin. In the conduct of checkpoint, dapat nasa maliwanag na daan, no? Nasa well-lighted area ito, no? At yung mga signage, dapat visible yan sa mga motorist. Yung signage is bearing the names of the units, bearing the names of the head of office, and then the contact numbers na nagkakandak ng checkpoint. As team member po ng checkpoint, dapat always na maging magalang tayo sa mga motorists at all times. Kahit na subject sila ng checkpoint, we have to signal them to slow down, and also we have to greet them. Sir, good morning sir, good morning ma'am, good afternoon, magandang gabi po sir, ma'am. And then we have to apologize for inconvenience. And then kung nag-cooperate sila sa atin, before sila umalis, dapat magpasalamat tayo sa kanila for their cooperation. During inspection sa mga subject vehicles, our task and mandate in checkpoint is limited sa tinatawag na visual search, plain view doc. At kung may nakita tayong illegal items, contrabands, illegal drugs, is dyan na papasok ang search and seizures, arrest, if situation warrant. Dapat siguraduhin natin na ang ginagawa natin is in accordance with the law. Lastly, di ba nasabi natin na yung team leader is in charge as full responsibility in the conduct of checkpoint. Dapat siya yung may responsibility sa lahat ng actuations and behavior of his or her personnel or team during checkpoint. And he shall be also accountable under the doctrine of command responsibility. Yun lamang po ang aking masasabi all about checkpoint. I hope na marami kayong natutunan, and I request you all to please support, share, and subscribe my channel para tutorial video. Marami pong salamat.